women empowerment po talaga itong movie na to. So, kaya po sinabi ko na, yun nga, sa mga interviews ko, na ang dami po matututunan. Pero of course, hindi lang to para sa mga babae. Tignan po natin kung ano yung pwedeng gawin po ni Nerissa sa bagay na yan. Nakita po natin kung yung typical na ginagawa ng mga lalaki, kung paano pag nasahan ng isang babae. Na syempre, karaniwan, walang nagagawa ang mga babae. It's because I think yun yung normal. And sometimes, ayaw mo na lang mag-react. Ayaw mo mas mabastos pa. But then, let's see kung ano pong gagawin ni Nerissa sa mga sitwasyon na to. Kasi ito po yung naiiba sa movie na to. Ano yung pwede mong gawin as babae? Papabayaan mo lang ba sila? Or you're gonna do something about it? So, yun po talaga yung storya ng movie na to. So, yun po. Pero sa akin po, personally po, syempre, sabi mo nga, diba? As a beauty queen. Naranasan ko po yan. But dito ako po kasi, paano ba? Yun nga, sinasabi ko nga po, sa totoong buhay, hindi tayo ganun katapang. Minsan wala tayong lakas, alam mo yun, para lumaban minsan sarili na. Or minsan na lang, I think ganun talaga. Ayaw na lang natin, hassle yung sarili natin. Ako po, sasabihin ko, I don't think they deserve my time. Bahala kayo kung anong gusto niyo sabihin. Alam mo yun? Nasahan niyo ako, whatever. Hanggang dun lang sila. But of course, dito, kung may ginawa na silang iba, alam mo yun? Of course, mag-stand up ako for myself. Pero kung wala namang harm, maririnig mo lang, babasasin ko lang words, ako dito, kaya ko pa yun. But pagka sumabra na, I think, I have to do something about it. Yeah, pero nung beauty queen ka pa, or kahit naman ngayon, na-experience mo ba yon? Yung merong parang gustong ibigay sa'yo yung mga tao, pero in exchange of, you know, yung katawan mo, or sexual favors, yung mga ganon. Dito, alam mo, sa social media, may mga ganyang mga direct messages eh. But of course, minsan talaga maano ka, ano ba to? Bakit naman ganyan? Of course, hindi mo naman po i-entertain. I think as long as dito na hindi mo entertain, yun nga, huwag mong patulan, huwag mong pansinin, I think mapapagod din yung mga yan. Kasi wala naman silang power sa'yo kung hindi mo sila bibigyan ng power. So, gawin mo lang, diretso ka lang, lalo na, alam mo, hindi mo naman kilala yung mga taong yan. Yun, wala silang magagawa sa'yo hanggat hindi mo sila papahintulutan. May gawin sa'yo. Okay, maraming salamat and good luck sa pelikula. Ang ganda talaga ng trailer. Thank you po. Thank you, Dawn. And now, before I call Don Sir, I mean, finish pala Don. Before I call Roldan Castro, I'd like to ask a question. This is from Ace Paris of Sunstar Davao. Are you pressured sa kung paano tatanggapin ng tao ang film? Grabe po. Grabe yung dasal ko po. Sobra. Kasi syempre po, gusto ko po talaga maging positive po talaga yung pagtanggap. But then, syempre, nagkaroon po ng madami po issues na, ayun po, na lumabas po talaga. Paglabas ng trailer pa lang ni Nerissa, pictures. Pero masaya po ako na marami pong nakapansin ng movie na to. But then, pinagdadasal ko po talaga na sana ma-appreciate po nila yung movie na to. Kasi napakaganda po talaga ng kwento. Ito po isa sa isang storya po na napakaganda na may ipagmamalaki po natin. Siyempre naman po, it's Ricky Lee. I mean, no doubt na talagang maganda po ang storya. Sana po ma-appreciate po nila yung pagod, yung time. And it's really for them. Hindi po ginawa yung movie na to na, yun nga, ulitin ko po, para lang sa sexy scenes. Ang dami po ituturo ng movie na to. Naka-pressure man, pero yun po. I just hope for the best po. Yun po. Wala po akong regret, whatever, kung ano pong mangyari, good or bad. I gave my best po sa movie na to. How do you usually handle situations like people are expecting much about your film? Siyempre po, naka-flatter na they expect much. At least, diba? Meron silang dapat maganda yan, whatever. Sana hindi sila ma-disappoint. Sana expectation nila ma-meet namin. I think, I'm not saying this because this is my movie po, pero I think napakaganda po ng movie. Hindi ko pa man po napanood, pero kakaiba po ito. Hindi po namin sasayangin yung oras nila. Yun lang po yung sure ako talaga sa ngayon.
Okay, thank you. And now let's call Roldan Castro. Hi, Roldan. Hi, good afternoon. Hi, friend. Good afternoon. Ang question ko kay Cindy, anong reaction niya kung pinagsasabog silang dalawa ni Indira Paz since makasama sila sa movie, parehong sexy, alam mo yon, parehong pinagpapantasyahan? Ano po eh, syempre si AJ Raval po, maganda po talaga. Pero I don't think na nagkaroon po ng anything, competition between us. I think magkaiba po kami siguro. Or we just respect each other, yung weaknesses and strengths. Actually, gusto ko po siya ulit makasama sa isang movie. Napakabait pong bata ni AJ. Yun po, wala po kaming ganun eh. Wala po... First time po nakarinig ng ganyang question. But, you know, I think we're friends po and we support each other. And siguro po sa aming dalawa po, mas okay po yung, alam mo, maging magkibigan kayo. Walang comparison. Sana ganun po, ano, yung hindi po i-compare yung dalawang artista. Siyempre kasi, whatever, sexy, pareho po dalawa. Pero I think magkaiba po yung pwede namin ibigay ni AJ Raval. And sana po yun, makita nila yun sa movie na yun. We did roles na magkaiba at kailangan po ng movie. Yun. Yun. Cindy, saan ka nakarelate bilang ni Risa? Sa character ni Risa? Saan ka nakakarelate? Ayun, sa pinagdaanan po ni Risa. Siyempre, hindi man po ganun kabigat kasi grabe ang heavy po talaga ng character ni Risa. Pero somewhere po, dun sa character po niya, may mga na-experience po ako na, alam mo po yun, may mga realizations po ako na, sana, nung time na yun, ganun din yung ginawa. Ganun ko po inidolo si Risa. Very strong po yung character niya. May inspire ka po talaga. May inspire ka sa character niya. Kahit, tanong po talaga sa akin kung sino si Risa hanggang ngayon. At yung mga tao, yan din po yung tanong sa akin. Kung sino si Risa talaga, you will adore her talaga. So, yun po. Yun po yung sa akin. And sana kung dumating man ako sa point na yung mga nangyari sa buhay ni Risa, sana ganun po katapang na, alam mo yun, harapin lahat yun. Ayun. May follow-up lang ako sa question ni Kuya Mario kanina. Dumating ba sa point na nag-sorry sa'yo si Arthur dahil sa issue na yan? Oh. Nag-usap ba kayo? Parang in-open up lang po niya yan sa isang interview na, ayun, syempre, nagsasorry po siya. Actually, hindi lang po sa, syempre, sa lahat ng mga taong nadamay. Kasi, I think hindi lang po talaga ako yung, alam mo eh, nadamay as third party po. Nagsorry po siya na, pasensya na, and all, niloko ko nga po siya na, iyak na ba tayo dito? Ganun lang po. Very light. And I don't think na kailangan po niya mag-sorry kasi sa totoo lang, wala din naman po siyang ginawa eh. Di po niya kasi issue na yan. So, kami naman po, I think, normal na yan? Yun na lang po iniisip ko eh. Normal na yan. At least po, sa mga taong yun, nag-work po yung alam mo ba, magka-partner namin ni Alger sa movie. At least, napaniwala namin sila. Kaya po siguro. So, sana panoorin po nila yung movie kung yun nga po, sa movie pa lang, sa trailer pa lang, sa photos pa lang, naapektuhan na sila. Sana panoorin nila yung movie kasi mas po. And iba talaga yung binigay namin ni Alger dito para lang maging totoo talaga lahat sa mata nila. Okay, thank you. Good luck. Thank you very much, Roldan. And now let's call Ray Pumaloy. Hi, Ray. Hello po. naka-mute ka, Ray. Ayan, hi. Teka lang, hi. Ayos ko lang itong aking camera. Nagmamadali ba kayo? May pupuntahan. Hindi naman. Hindi naman. Sige, go lang. Hi, Giselle. Well, hi. Nice to see you again, kapatid. Yeah. Hi, Cindy. Ano ba? Oo, naku, nakita ulit tayo. Anyway, ganito ang tanong. Nasaan na ba siya? Okay. Kasi pa, medyo pa-daring ng pa-daring ka sa mga pelikula mo, hindi ba? Tapos nung sa Adan, medyo daring na. So, hanggang saan ang kaya mong ibigay sa paghuhubad for the art, ha? For the sake of art? Kasi nung na-interview ko si, hindi naman ko kayo pinagkukumpara, ha? Nung na-interview ko si Ren Escanio, sa kanya wala siyang pakialam, hubaran, pakitan, and whatever for the sake of art.
And to the point, kahit sa love scene, wala siyang pake, di ba? Parang ganon. Kasi yun, doon naka-program yung utak niya. Ikaw ba? Ganon din ba yung thinking mo? Ganon din ba yung paniwala mo na ipakita kung pakita para sa pelikula? Ngayon, nag-rikili ka na, hindi ba? Hindi lahat ng mga artista na nakakapag-rikili. Sobrang painful po. Tito, actually, pwede ko bang sabihin ko na, hindi po ako nag-gubat sa movie na to. So, yun. I don't think kailangan po mag-gubat para maging sexy ka sa movie na to. Hindi po ako nag-gubat. So, I think mas grabe pa nga po yung nakita nyo sa Adan. But then, iba po yung karakter ni Risa. And let's see po kung paano ko po ipapakita na sana sexy pa rin po ako kahit nakadamit po ako. And really, this movie po is not really about yung mga sexy. Pero given a chance, Cindy, willing ka ba na hindi mag-plaster, magkaroon ng frontal and all for a movie? And hanggang up to what extent mo dadalhin itong pagiging sexy actress mo? Papayag ka ba na magkaroon ka ng frontal sa isang magazines? Alam mo na, di ba, parang pang-international din naman ito. mga ganong idea. Actually po, may itanong na po yan sa akin. Pero sabi ko nga po, Tito, alam mo, sa akin, kung kailangan kong gawin, lalo na gusto ko yung storya, gagawin ko. Ako po kasi taong, kaya kung gawin talaga lahat ng bagay para sa, alam mo yun, sa gusto ko. So I don't think na may limitation talaga, lalo na kailangan naman sa movie at gusto ko pong gawin yung hindi ko po nililimitahan yung sarili ko kasi syempre magiging actress. Kaya nga it's acting. It's not really. Yes. It's not really. So kung hanggang gusto pa po nila ako and I still look sexy to them, thank you. Thank you po. Hindi naman lahat pinipili para play ng sexy roles. So yun na lang din po. Magiging painful na lang din po ako. Hanggang sexy pa po ako sa mata ng mga tao. Then okay. I can give po kasi lahat naman tayo may katawan. I think nakita na tayo ng katawan. Bahala na po sila kung ano ba, malaswa ba yun to them? Kasi lahat po tayo may katawan. Nakita na po tayo lahat ng katawan. We're just sharing a story. So sana yun yung makita nila. Not yung kabastos. Because of course, we're not just gonna do a bastos na movie. Lahat po yan may kwento. Bakit po ginawa na yun? And Viva naman po, ang gaganda po, ang gagaling po ng writers natin. We're not just, siguro may mga lumang films po talaga na hubaran lang po talaga. Wala na po tayo sa ganung period, I think. Lahat yes. Kahit sexy po yung movie na to, grabe po yung story. Like this film po ni Ricky, this is, yun nga, palagi po namin sinasabi, more than a sexy movie. As in, grabe po. I don't think nga na ma-consider mo siya as really a sexy movie. Okay, so dililinawin lang natin na yung sinabi mong anything basta sa pelikula kaya mong gawin like frontal ha, mga ganyan, mga pakitan and all, and may close-up ng private parts and gano'n, mga ganyan. May pumping, mga gano'n. Merong, alam mo, di ba? Kasi parang bumabalik tayo sa mga 70s, 60s, 70s movie na pang ECP, Experimental Cinema of the Philippines. I'm sure alam to ni Giselle Sanchez. Yung mga gano'n, di ba? Wow! Hindi, Pito, okay lang. Kaya ko yan. I don't think na may dapat akong ikahiya din sa katawan. Yun lang din po eh. So, kung kailangan po, kung hihingin po yan sa akin at gusto ko pong gawin yung role, syempre naman po bago mo po tanggapin yung isang role po talaga. Alam mo naman yung gagawin mo. So, if everyone po may magustuhan po akong role na kailangan talaga ipakita, close up, and all, gagawin ko po. I'm okay with that. Bongga-bongga naman ang mga sexy ng Viva. Nakakaloka naman. Nakakabilib kayo ha. Nakakabilib kayo ng AJ. Lahat kayo. Congratulations and looking forward to your movie. And see you sa Tuesday ha sa show natin. Iba. Saban. Thank you Giselle. Thank you very much. Thank you, Ray. And this is from Irvin Santiago of Bandera. Kung gagawa ka raw ng threesome movie, magbigay ka ng dalawang sikat na male star na gusto mong makasama and why? Male?